been mortified, fortified, fitting like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat. Guess who's back again? Grabe dude, galing ko magmaneho. Oo nga eh, grabe yung pinagdaanan natin. Ano, wait, taga, may sinabi ka kanina, ano nga ba yung araw ngayon? Anong araw ngayon? It's been 4 years since nung nagkita tayo for the first time. Damn. 4 years. So yun guys, ngayon, papansin nyo sobrang dilim. Pupunta tayo ngayon sa opening ng coffee shop ni Habado. Nandito na kami nakapark. Tingnan natin kung sino yung mga makikita natin. Let's go. Motherfucker, I've been mortified, fortified, fitting like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, now niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a bitch, nigga exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Niggas get chipped like cicados, send a wave through the hood, now it's sounding like vibrato. So yun guys, sobrang dami ng tao sa lugar ni Abado, kaya medyo nag-chill muna kami dito sa Starbucks kasi masakit na yung paa ko. Masakit na yung paa namin. Marami pa tao, which is good. And congratulations kay Abado dahil sobrang daming tao, which is amazing. Excited akong sabihin sa inyo, itong araw na to, for the first time ever in years simula nung pandemic, nakompleto kaming tatlo. Nakakatawa mag-vlog dito, naalala ko wala na nga pala ako sa Singapore kasi tinitignan ako ng guard pa nagbablog ako. Kaya wala naman po ang ginagawa masama, kuya guard. Pero alam niyo Martians, nalulungkot ako kasi partly pumunta ako sa cafe niya ni Habado. Ang pinaka gusto kong sanang gawin is matikman yung cafe at saka yung pagkain niya, pero hindi na kasi na-hold na yung order kasi nga marami ng tao, which is natural for an opening. But anyways, congratulations Habado, good job. So yun Martians, bukod sa coffee shop ang pinunta natin, ito yung pinunta natin. Ayan. Coffee shop din. Coffee shop. Coffee shop din, pero yung part na mabubuo ulit kaming tatlo. At saka dito ko explain kung bakit ganun yung ending ng Singapore vlog. Napanood nyo ba yung Singapore vlog? Yung una. Isa lang naman yung to. Napanood mo ba? Oo, napanood ko. Ayan, tama yan, tama yung... Hintay ko nga yung pangalawa. Ito na pala yung, ito yung pangalawa. Kasama na kayo sa pangalawa. Kasi ang nangyari sa akin ay horror. Ano ba nangyari? Ano nangyari? Diba? Oh, totoo. Swear. Mga nakiki-Halloween ka lang. Hindi ako. Yun yung nakakatawa. Tapos na Halloween. Sumakto siya sa Halloween. Ano nangyari? Diba may bagyo nun? So, na-delay yung flight namin. Check out na kami ng hotel namin ng 2 PM. Sabi nung boss ko, magbubook na lang daw ng another hotel. Gabi na. Gabi na kami naka-check-in. So, check-in kami. Sabi, ang ganda pa daw ng hotel. May swimming pool. May mga ganung shit. Medyo luma siya. Parang old school na hotel na pang Makati. Alam mo yung hotel, parang heritage hotel. Ganun yung dating. So, bigyan na kami ng room. Yung room ko nasa dulong hallway. Alam mo yung pagpunta ko doon sa hallway, parang may force field. May area na ito na yung hallway. Bigla akong kinilabutan. Kinilabutan ako. Tapos sabi ko, ano to, ba't may kilabot? Parang ang creepy. Parang ako lang yung nandun sa, kasi may pintuan dito, may pinto sa harapan. Parang walang nakastay. Mga nagjijingle ka lang dito. Hindi. Pagpasok ko, syempre ito yung video nun. Ano siya, 2-bedroom, superior, tapos may CR. Una kong binenture yung CR. Pagpasok ko sa CR, may bathtub. Pero ang i-expect ko doon sa bathtub, puti. Na parang, uy, masarap mag-bathtub and have. Pero dilaw yung bathtub. Parang dilaw na luma. Tapos yung dingding ng CR, dilaw na rin. Tapos pag tinitigan mo sa kalumahan. Pag tinitigan mo yung dingding, parang nato yung tubig na paakit na ganun. Ano, may jura ng ganun na parang ang creepy. Nag-stain. Tapos lumabas ako, check ko yung gamit ko, kinilabutan pa rin ako. So nagpatugtog ako. Patugtog ako ng mga hype na mga beats, mga Pinoy na lahat. Pangalanan nyo. Nakinilabutan ako. Sabi ko, shit, kinikilabutan pa rin ako. Patugtugay ako ng Hillsong. Yung mga Nothing is Impossible, mga ganun. Patugtug ako, kinilabutan pa rin ako. Sabi ko, baka natatai lang ako. Yun yung matindi, baka natatai ako. Sumiar ako, pagkaupo ko, dumugo yung ilong ko. Pag gagarang ko, kasi hindi madami, parang tulo. Tumulo lang. Tapos nagalaw. Oo, nagulat ako. Tapos kinilabutan pa rin ako. Hindi, naligo ako mabilis kasi parang akong pinagmamadali. Parang may nananaranta. Parang wala akong third eye, wala akong mga supernatural shit. Meron ako extra sensory, yun ang alam ko. Tapos nagtutoothbrush na ako, kinikilabutan ako, parang may gumaganon sa akin. Hindi. Sabi ko, mabilis. Pag-isip ko, shit, tumambay na lang kaya ako sa lobby.
buong gabi kasi ayoko din sa kwarto, hindi ko gusto yung pakiramdam. Lumabas ako. Pagka-toothbrush ko, kinikilabutan ako, nag-empake ako ng gamit, lalong lumalakas yung kilabot. Bihis ako mabilis. Hindi na ako pumili ng bagong damit eh, kung ano yung suot ko yun eh. Kasi mabilis ang ligo eh. Tinaray ko pa mag-bathtub. Pinuno ko pa yung tubig. Tapos kinikilabutan pa rin ako nung nasa tubig. Oo! Eh di yun, nagmamadali ako. Ito yung pinaka nakakaano eh. Nung nagmamadali ako, kasi nga kinikilabutan ako dahil parang pinapaalis ako, nag-doorbell yung pintuan ko. Oh. Tapos pag-boss ko, buti yung boss ko. Sabi, sir! Gumanda lang, sir! Ikaw pala yan! O bakit Marco? Sir, kasi ayoko dito sa room ko eh. Nung sinasabi ko yun, para akong tangina, kinikilabutan talaga ako yung damak. Tapos, sir, dyan ka lang ha. Hindi ko sinira yung pinto, hinara ko yung maleta ko. Sir, teka lang. Bilis ako. Empaking mabilis. Nung pagkalabas ko sa room, hinabol ako ng kilabot. Pero nandun nga yung sinasabi ko sa yung parang force field lang. May parang feeling mo may area na hanggang doon ka lang yung kayang kabutin. Gusto pagpunta ko na doon sa may room ng boss ko, kasi sabi niya, gusto mo dito ako na lang magstay. Sabi ko, sir, kasi ayoko ng vibes. Hindi ko talaga gusto. Kasi wala naman akong pakiramdam sa mga multo. Hindi naman ako mahilig sa mga ganun. First time ko lang talaga naramdaman sa buong buhay ko yung gano'n. Nakinilabutan ako ng sobra na hindi maganda yung pakaramdam. Sabi ng lola ko naman sa akin nung pagka-uwi ko, dahil daw may baka na akong asin. Tsaka dahil nagdasal ka, dude? Doon nagdadasal na nga ako eh. Kumakanta na ako ng ama namin eh. Ano yung may asin? Ganun daw yun, kasi daw yung mga elemento daw na nasa ganung lugar, hindi na tinatabla ng course. Ba't asin? Ewan ko, kasi di ba sa mga Chinese? Alam ko sa mga ano, manananggal, gano'n. Sa manananggal, pero grabe. Kaya hindi ko nagawa ng maayos yung ending ng Singapore vlog. Kasi nung buong gabing yun, hanggang pagtulog, hindi na ako nakatulog na maayos, nag-contemplate ako sa buhay ko. Kasi na-experience ko lahat sa Singapore, simula sa pinaka-lowest part hanggang sa pinaka-highest part hanggang sa supernatural na part ng Singapore. Sa Pilipinas, never ko naramdaman yung mga ganong kilabot na kinikilabutan na parang kang pinapalaya sa isang lugar. Kaya yun yung nangyari kung ba't hindi ko na-ending ng yung, di ba yung mga typical na ending ng Singapore na, ito yung vlog natin for today guys, kinaparoon tayo sa Singapore. Hindi. Papayagab, ang ganda, 50% off. Pero tuwing alas 3 ng umaga, may gumagamit ng CR. Why you eat bread with avocado? We be trying to dash yours before Atlanta, not tomato. Ano nangyari sa vlogging setup mo? Ha? Ano nangyari sa vlogging setup mo? Kasi, yung mic, hindi na nag-on ng sarili. So nagpa-fluctuate yung volume. Nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. So mukhang kailangan ko nang bumili ng bagong camera. What? America ain't dreaming, if it's scheming, when the birth of a nation came from black niggas seeming.